6 days na namin dito. Pwede siyang kumain ng mga food na soft food. Meron pa rin siyang mga antibiotic. Mas dapat lahamas siya. Medyo bubengke. Thank you, Jay. Thank you, Jay. Ay, mga magat pa yung mga comments. Saan ito pa sa mga? Siya ka, ma'am. Saan ito? Kasi nakasigil siya kami dalawa dahil mga, di ba? Kita ko naka-anis. Tayo na buka? Ha? Tayo na buka? Ano? Anata. Oo, tayo. Ito mo lang kami ako nagbabantay kay Papa dito sa hospital. Na may maging okay na si Papa. Maka-recover siya ng mabilis. Speedy recovery. Ayan. Nakatingin siya sa camera. Ayan. Ano ba lang Papa? Lalo. Maba si Papa. Hanggang na yung Dex for si Papa. Ayan, gagal si Eddie. Ayan yun o, nagbarado na yung mga blood niya. Kasi lumagamagana yung kamay ni Papa. Ayan, yan yung mga sinaksak sa kanya, mga antibiotic, yan, dextrose, yan, mga antibiotic lahat. Ayan, pati yung isa, may I see the other one? Yan yung isa niyang kamay, yung magamaga o. Tusok, tapos ayan, yung isa niyang kamay. Ayan, Papa ni, ayan, kawawa tuloy yung asawa kong hapon. Computer lang siya. Ayan. Magaya yung mga kamay ni Papa. Ayan, ipapakita mo. Nagkausap po si Eddie. Kausap po siya dito sa isang cellphone. Kasi nga, hindi sila makapunta dito. Bawal ang visitor daw dito. So, ako lang yung nakakonsentrate ng babatay kay Papa. Ano mapakita mo? Ano ginagawa mo? Update ko na lang tayo ulit, guys. Pang 6 days na ata namin dito ngayon. Papa. Ang problema pa kami kasi malaki na yung bill namin dito. Sobrang laki ng bill. Lalakas na si Papa. Hindi pa namin alam kung paano namin mababayaran dito. Pag-rocket ako ako. Ay, malamig kasi dito ng aircon. A few moments later. Ayan si Papa. Nakakain na siya. Ayan. Inom siya ng tea. Ito yung dinner niya ngayon. Siya yung mga gamot niyang antibiotic. Nakakain na siya. Pwede na siya ng mga solid food. Ayan. Tintip pa natin. Charot lang. Ayan yung pagkain niya. Tintipan natin yung pagkain ni Papa. Kasi hindi niya kinakain lahat. Sayang, di ba? O di, ayan. Di ako titikman natin. Okay naman yung food nila. Pagulay. Ayan natin. Masarap yung pagkain nila, guys. Napaka-healthy niya. Nagulay. Meron siyang carrot, saka baby bean, saka yung toge. Kakainin ko siya. Ako yung kumain yung kay Papa. May lugaw, hindi kinain ni Papa. Pero hindi talaga yan ang pagkain. Meron akong pagkain dito kagabi. Burger. So, sa Jollibee nag-order ako. Hindi ko naman kaya kainin lahat ito. Sabi ko ngayon kung kakainin siya. Ngayon ko na yung chicken. Kainin na lang natin ito. Meron pa nga dito mga ano eh. Pie. Kasi hindi ko naman kaya ang busin. Lagi sa bituka ko lahat yan. Ayaw din ni Papa. So, kakainin ko na lang itong burger para magpagkain ako ngayon. Diba? Hindi kasi yung burger pero pwede pa siya. Diba? Ano? Pwede na umuwi si Papa buwan. Ano? Sino siya nga siya. Yung mukha ko mag-ardos talaga. Wala nang ayos-ayos, no? So, wala nang punta kami dito, wala nang ayos-ayos yung mukha ko. Wala nang ligo-ligo, wala nang ayos-ayos. Ayun si Papa. Kawa naman. Naka ng tahi niya. Mayroon siyang tea.
No, that one. This one. And this one for pain reliever. Antibiotic. Kaya mag-take si Papa. And then your medicine. Si Papa ng water. Kasi nag-take siya ng mga medicine. Ay. Dami niya medicine. Ganun pala pag may edad-edad ka na tapos na-operahan ka pa. Kasi may tinitake din siya para sa kanyang ano, heart. Ayun. Antibiotic. Ganun lang, nakamask kami palagi dito kasi maraming gas mo. The next day. Good morning, ayan. Si Papa. Nakaya siya ng apple pie. Na pang 1 week na namin dito ngayon. Hindi ko alam kung lalabas kami ngayon. Pizza ba mo ba? Oh, shit. Ayan yung binili ko pang Jollibee last night. Kinain. Kakainin na lang. Sayang naman, di ba? Morning na dito. Ayan. 7 days na namin. Sana makalabas na kami today para... Kasi okay na naman si Papa. Nag-oral meds na siya ngayon. Gulo ng buho ko. Papa, meet you, Papa. Hi. Ayan, kumakain si Papa. Para maging malakas siya kaagad, diba? Kailangan niya tulungan yung sarili niya. Kasi mahirap magkasakit talaga. Kakain ko si Papa para lumakas na siya. Ayan. Update ko kayo ulit pagpauwi na kami, guys. Kasi kailangan po maraming isettle dito. Wala pang bayarin. Nagpalit lang ako ng gamit. Ayan, naka-jacket pa rin. Ang lamig kasi dito nilalamig. Pero dito lagi ka kailangan na i-mask ka na kasuot sa mukha mo. Kasi hindi pwede mo lang mask. Kasi nasa hospital ka dito. Maraming alam yun ha. Yes, baka nakamask na rin siya. Update ko kayo ulit pa mo. The next day. Hello, update ko kayo guys. Nandito pa kami sa hospital. Pa kami makalabas. Kulong kasi ang aming pambayad. Kaya si Papa kumakain siya. Pang 8 days na namin. Sana makalabas na kami ngayong araw. Para makauwi na kami. Kasi, di ba ako, ito mga garbage ako. Eh, hindi pa kami sa shower lang araw na. Ano maging okay na masettle na namin yung payment dito sa hospital. Kasi mahirap pag hindi pa masettle yung payment dito. Hindi ka pa makakalabas dito. Ang laki kasi na kinabayarin dito. Inabot na ng 400k plus. So, di ba? Ang hirap nun, di ba? Pag di ka pa bayad na tuwag, di ka pa lalabas. So, waiting pa kayo. Makikiusap pa ako sa kanila. Ang hirap pag wala ka talagang
katabing ano, emergency fund. Kailangan ka talaga maghanap ng something na pwede mo ibayad. Di ba? Na may makalabas sa katabing. Para si Papa mag-okay na siya. Sana makalabas na kami ni Papa at si Papa. Naghihintay pa kasi kami ng bayad kasi sobrang taas ang bayarin namin dito. Nabit kami ng 400K. So, nahihirapan kami kung paano namin mababayaran itong hospital bill. Ayan, nabenta namin yung kotse na lang namin. Tapos, nangutang na lang kami niya. Kasi mo, 1 million yen? Yeah. Ayan yung bill namin. Ito ko sa inyo. Ayan, yung bill namin. Di ba, nakakatakot, di ba? So, hindi pa kami nakalabas dito. Dapat kahapon pa, pwede na kami lumabas since wala kami pambayad. So, hindi pa kami ulit pwede lumabas. So, ito pa kami. Pero nakikausap naman kami ng utang kami. So, baka pautangin kami. So, baka makalabas na kami today. And yung kotse, bibenta na rin namin. Yung kotse na gamit namin pag gumagala kami. Ayan. Ganun talaga yung buhay, guys. Update ko kayo pag pauwi na talaga kami. Kasi, di ba, may ayos pa ako ng mga gamit. Sana makaalis na kami, makauwi na kami. Kasi okay-okay na naman si Papa, may maintenance siya na oral medicine niya. Di ba pa? Are you Genki? Say hi na yan si Papa. Genki na siya po? Ay. Oh, Genki daw siya. Masaya. Genki namin Tagalog? Ha? Genki? Genki. Masigla. Para masigla. Ganon. May makauwi na kami. Alam mo, dasal ako ng dasal, guys. Sana makauwi na kami ni Papa. Yun nga lang, wala talaga kami pambayad pa. Kasi tumaas at tumaas yung bill namin dito sa operation ni Papa, di ba? Sa next time na lang sa mga vlog ko, may kakwain ko sa inyo yan. Kaya tayo mo hugger. Kaya pagtsagaan nyo na yung mukha ako, di ba? A few moments later. Kasi, pauwi na kami. Hindi lang namin yung sa company. Stop na napag-utak siya. Yung mga gamit namin. Nasa ito yung baka. Kasi ito pa yung baka. Pag-uwi namin sa bahay, bubuksan ko yan siya. Kasi Papa. Nagpalit na siya ng gamit. Kasi ilang days na kami. 3 days na kami. Ayun na kami. Ay! Wala. Pero... ang ganyan ito. Hindi pa kami bayad. Pero kapunta naman na yung pagbabayad. Tapos guys, welcome back to our channel. Kaliligo ko lang kasi kauwi lang namin, di ba, galing sa hospital. Bangag na bangag talaga ako. Naligo na ako kasi ilang araw na ako din naliligo doon. So, naligo ako ngayon. Matapasensya na talagang haggardness talaga. Ayan, tapos umuwi na kami dito kasi nakautang na kami ng pambayad namin. Kaya nakalabas kami ng hospital. Actually, there, pag hindi ka bayad ng amount na sinabi nila, hindi ka nila palalabasin. So, kailangan mo talaga siyang bayaran ng whole payment talaga. So, nangutang muna kami para makalabas kami. Dapat, actually, yesterday pa dapat. And, ayan. Ito, mga kasama pala na binigay sa amin doon. Ayan, yung pang air. Yung sa kamay na inaano. Ayan. Sa isang ano kasi, may bibigay sila. Pag na-complete ito sa hospital, may bibigay sila mga unan. Tapos, yung mga ganito, yung para sa mga termo. Ayan, yun. Kasama to sa isang bag. Ito, kasama din itong parang pang BP. Kasi kailangan ito kasi bagong operation si Papa. Kasi ito, nagbigay din sila ganito. And then, nagbigay din sila ng ito, ganito. Ayan. Haggard ko, guys. Pasensya na. Alam mo, hindi pa yung ideal ng bahay. Parang thermometer. Ayan. Tapos, ito, may ganito rin. Dati yun. Hindi ko ba nasabi sa yun? Ano ko ba binigay nila? Ito, yung para sa dextrosana, ito yung sa kamay. In-order nila. Pero hindi na namin inano. Yeah. May mga ginamit. Ay, nang si Papa! Tapos ito, yung mga ganito, yung mga toothpaste, ayan, yan yung mga kasama. Ayan. Kasama sa mga binigay nila. Tapos, ayun na nga, basta nakauwi na kami dito, di ba? Ayun na si Papa. Buti okay-okay na si Papa ngayon. Kasi, ang hirap ka talaga magkasakit ngayon. Ayun si Papa, okay. Ayun si Papa. Papa, ayan. Ayan. Ano yun, Papa? Slippers? Ayan, wait lang. Ayun si Papa. Ayun si Papa, may tahimik sa katawan niya, di ba?
Hindi ba nakahubad siya? Kasi magpapahinga na siya na maaga. End ko na yung aking vlog, guys. At chika na... Next time lang tayo mag-chika-chika ulit pag hindi tawa yung Christmas rin namin. Hindi ko pa natanggal kasi hindi mo nga nagka-emergence kami lately. So, taas. Sando matutulog si Papa. Sabi ko sa taas sa room namin, siya lang mag-isa sa bed kasi hindi kami pwede magkakatabi kasi maliit lang yung room. Baka masipa namin si Papa. Hindi, another problem na naman. Mayroon pa ka naman, no? So, ayun. May sugat daw siya sa tiyan. May sugat niya. Matulog na sila lahat. Nasa taas na sila. Kaya na napadaan ako sa Mercury kasi kailangan ko bilhin yung mga antibiotic ni Papa, di ba? So, ito. Pabili ako ng panggasa rin kasi kailangan ito palinis sa sugat ni Papa kasi malaki yung kahi. Then ito, yung betadine niya. Tapos ito, dalawang... Natatawa si Ellie sa akin. Dalawang ganito. Ayan, bumili na rin ako. Tapos ito yung alcohol ni Papa. Ay, yung cotton ball kasi panlinis nga, di ba? Tapos yun nga. Tsaka ito, bumili ako ng pong forceps para ito yung panghawak ng cotton. Tapos igaganan-ganan ko siya. Diba? Ako na yung maglilinis ng sugat niya. Tapos alcohol, bumili na rin ako. Ayun lang. Yun lang yun. Kasi lumabas pa ako pagka-uwi namin. Lumabas pa ako kaagad. Kasi wala nga kami mga, di ba, yung mga para panglinis ng mga sugat-sugat ni Papa. Kailangan kasi natin linisan yun every time. So, yun. Kailangan natin siyang linisan. Ayan. Kailangan natin linisan kasi, di ba, baka maano yung sugat niya, delikado. Kailangan nga kami lang. Ayan. Keep safe and healthy everyone. Ayan, kumain kayo ng tamang pagkain. Kasi yung asawa ko, di ba, na-operan siya sa gallbladder. So, talagang grabe, critical yung nangyari talaga sa kanya. Ayan, end ko na yung aking vlog. Ayan, bye-bye!